Say it again, huh? Hmm. Again, huh? Hmm. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, aalis kami. Pupunta kaming Cubao. So ayun, magpapa-piercing lang ako and balitaan ko kayo kung ano mga mangyayari pag nandun na kami sa shop. Bye! Ito ba yung mga ano mo, pwede itong gamitin ulit? Yan, yeah. Okay naman. Yung sa akin kasi, buti natapos niya, kaya hindi ko na. Yan, yeah. Na. Okay, yun din eh. Parang din ako hindi din ako pinapakal sa mga tomti. So yun guys, piniprepare lang ni Kuya yung mga gagamitin para sa ear piercing ko. And then yun, so nakikita nyo naman, malinis dito. So don't you worry, nagde-disinfect din before and after kapag may client. And then, yung mga hikaw, dinidisinfect din ng alcohol bago itusok sa tenga. Kaya safe na safe talaga siya. So ayun pala, kung gusto niyo i-visit tong shop na to, sa Cubao lang siya, around Aurora Boulevard, or i-waste niyo na lang, Spoiled Inc. Or kung gusto niyo magpa-appointment, visit niyo lang sa Facebook, Spoiled Inc. Tattoo and Piercing Studio. So yun, mag-start na kami. Walang iyakan ha. Dinis pala. Yung isa. Mamarkahin ko rin muna bago mo. Dito. Tapos yung isa dito. May lubog yun. Mag-aaral muna kung piercing, tapos punuin natin yan. Walang yun. Oo, napakadali lang. Hindi ko nahaanin yung dati mong butas ha. Dito lang yung dalawa. Pinapaan ka na. So, gagawin natin parang ano siya. Parang mag-iigaw ka tatlo. Cap Danilo. Constellation. Parang puno na. Relax ka lang. Patas yung hit yung kasunod ko sa una eh. So, may palubog yung isa. Medyo taas-taas talaga. Ano nga? Taas kasi talaga eh. So, may palubog mismo. Tingnan mo muna sa salamin kung okay sa'yo yan. Ano ko yun, Kap? Galing sa taas, pababa? Yung iba. Kasi itong, dumidepende ako sa higaw eh. Kasi ito flat eh. Hindi naman so, palawa siya. So, mas maano talaga siguro pag ano, pag galing sa baba. Sakto lang. Ah, kanya-kanyang ano din yun. Ito, parang dali-dali lang. Hindi, mahirap.
gusto ko kasi sana yun, di ba higaw? Dapat straight lines eh. Kasi yung ano niya eh. Oh, saan yung isa? Si Minsan dapat nandito siya. Oh. Dapat yung higaw niya talaga pantay dito sa baba. Pwede, pwede yan, baby. Paano mo na lang? Ano, pantay mo na lang. Pantay ko. Pwede yan cap sa baba. Kaya lang baka ano. Parang ganito siya. Baka mag ano siya. Yan. Yan. Tsaka na natin eh. No? Pababa. That direito siya eh. Yan. Sa gitna. Naka-center na lang. Kalmado ka lang. O basta pag inhale, pag butas, exhale lang. Pwede ka na? Pwede ka na? Buti ka, taano mo siya kung anong minakano mo sa taas. Yun din yung anong sa baba, no? Parang iaano mo siya muna siya, itututok mo muna siya. Tatsatsayin ko rin, parang dito. May marga na, no? Di ganun din yung space. Sabag. Iba? Ano na? Tama na, okay na. Okay na, ito na ganyan, lang yung anong ganyan. Pag susunod sa baba, pantay siya. Diretso. Kaya lang naman mukhang malapit kasi naka... Naka-cord. Naka-cord. Hindi, tama lang yun. Tama lang. Hindi talaga yung... Kumagila tayo. Gitna, gitna lang mo. Ha? Papag-gitna lang siya. Okay. Okay, ma. Nail. Masakit dito sa kabila. Yun ang dominant mo yung kanan.
libre yata. Relax ka lang, ay. Nag-ipit pa lang natin. Kalma lang. Baba sa kilikili ko. Lala, baskil na. Ginihila ko naman kasi baka stretch naman ko natin. Hanggat maaari dapat ano. Last talaga sila. Medyo ano siya. Hindi masyado ang dulo. Ito na. Parang dumudo na siya. Ano feeling ba? Mainit lang naman, di ba? Mm-mm. Wala nga. Okay ah. Yun. Talagang... ano talaga eh. Diretso-diretso talaga eh. Survive na. Mabilisan lang dito mo. Ano ko? Ayun ang problema, sumasabit. Wala namang ano yan, Kap, mga delikadong parte sa tingin na bubutasan. Delikado to lahat, lalo na dito kasi infection. Infection. Di ba yung Jessica Soho, yung pressure? Minsan kasi hindi na naman talaga naiiwasan na ano, na-infect talaga. Hindi naman. Baka siguro sa gamit yun, Kap, yung mga hindi malinis na pagkakaroon. Hindi ka naman pwedeng sabihin na perfect yung gawa ko lahat. Mm. Yung iba kasi talaga, aftercare. Nasa ano rin talaga. Nasa kanila na yun. Oo, oh, kung nililisan mo. Basta ito lang, cotton buds saka betadine hanggang gumaling. Basta, ano lang, palibot lang sa ano? Pingot lang kung maliligo ka. Mm. Ayan, okay na. Galing! Nakasurvive ka. Survive. Kap Danilo. Okay. Picture mo siya dito ha, pang model ko. Sa akin. Oo. Ikaw, okay, pichuan mo ka pa, ano? Basta yung kilikili. Hindi naman, tingnan yung ito. So ayun na nga, nakita nyo na yung process ng bago kong hikaw. So gusto ko lang i-share sa inyo yung types of ear piercing, gaano ba ito kasakit, and yung aftercare. So I'll discuss din yung mga dapat tandaan bago magpa-piercing. So let's start. Number one is research. So kailangan muna natin mag-research bago tayo mag-decide magpa-piercing. Because it's a change that will stay with you forever. So we don't want anything to go wrong or suffer just because we chose the wrong piercer. So, yun. So, number two is know or study the response to pain. It is vital that we are aware of our own body's pain tolerance. So, kung hindi mo kayang i-handle yung mga sharp pain and your body takes time to heal, then you might consider getting pierced in areas kung saan di masyadong masakit at mabilis lang mag-heal. So, yun. Usually, yung mga hindi, ipapakita ko na lang sa inyo yung types of ear piercing. So, bahal na kayo mag-decide kung aling ipap-pierce nyo, kung aling design yung gusto nyo. So, number three is yung mga sharp objects. And if you're not tolerant of sharp objects near your skin or, di ba, may mga tao talagang na managka-phobia or may fear sa needle, so then stick to artificial earrings kasi or ear jewelry kasi 'di ba meron namang mga ganun na
mga pang fashion lang. So, hindi na kailangan butasin. So, ilalagay na lang siya dyan. So, but, if you want to get rid of your fear, so then go. This is the perfect place to start. Start easy on places that heal quicker. So, yun. May mga parts na hindi naman ganun kasakit. So, siguro, dun ka mag-start kung wala ka pa talagang butas. So, yun. So, number 4 is allergies. So, may mga taong, mga sensitive yung skin. So, yun. So, siguro alam nyo naman nung bata pa kayo or habang lumalaki kayo na allergy kayo, may allergy kayo when it comes sa metal, mga ganun. So, gawin nyo muna or alamin nyo muna before stepping into the piercing parlor. So, if you are allergic and do not react well to a particular type of metal, so then your piercing experience backfiring may not be anyone's fault, kundi ikaw. So, di ba nagpa-pierce ka, tapos alam mo namang allergy ka, tapos nagpa-pierce ka. Syempre, hindi mo naman kailangan sisihin yung piercer. Kasi nga, alam mo na allergy ka. So, dapat, alamin mo muna bago ka magpagawa ng piercer. So, be very specific about the metals that can go into the process of your ear piercing. So, yun. So, number 5 is, ito yung pinaka-importante, always go to a professional. So, most tattoo parlors offer piercing services. So, try and go to a reputable place for getting a piercing. So, avoid any place else that offers piercing without validation. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya, kailangan muna natin mag-research ulit ng mga reputable mga ear piercer parlors. So, yun dapat may professional, may alam. So, hindi lang yung kung sino-sino lang yung bubutas sa tenga mo. Kasi, lifetime na yan and nasa huli ang pagsisisi. What if hindi tama yung pagtusok dun sa tenga mo? So, kailangan mong mag-decide and kailangan mong pag-isipan ng mabuti. So, ayun. So, the types of ear piercing, ilalagay ko na lang din dito yung types of ear piercing. So, maraming variety siya and minsan dito tayo, di ba, nahihirapan mag-decide kung saan ba natin ipapalagay or kung anong style ang ipapagawa natin. So, each type of ear piercing has different caliber or level of pain and recovery. So, make sure to decide well. So, siguro yung sa akin dito, hindi siya masyadong masakit. So, hindi ko talaga masyadong naramdaman yung dito. Pero, siguro nga kasi kanan ako. So, ito medyo sa kaliwa, medyo naramdaman ko yung bandang dito. Pero, mga 2 days, wala na din naman yung sakit kasi medyo, yun nga yung sinasabi ko, yung depende din sa body's pain tolerance. Ako kasi medyo mataas yung pain tolerance ko. So, nakadepende na lang din yun sa'yo. So, make sure na makapag-decide ka ng maigi. So, yun, yung aftercare process naman, it also varies into the specific spot on your ear. So, dapat alam mo or alamin mo kung paano mo lilinisan. Kasi after mo magpa-pierce, nakadepende na sa'yo kung paano mo siya aalagaan. So, hindi na kasalanan nung nagbuta sa'yo kung nagnana or kung nasugat. Kasi nakadepende na sa'yo kung paano mo siya lilinisan. Maraming way kung paano mo linisan. So, akin, o cotton, and meron din akong alcohol. So, halimbawa, yung cotton, ginaganon ko lang siya para malinisan dito at saka dito sa loob. So, yun. Yung iba naman, mga solution, gumagamit sila ng solution. Meron din akong nakitang sa internet na mas mabilis daw magpahil ng sugat. So, ilalagay ko na lang din dito yung picture niya, which is si Cutisep. Mas mabilis daw yun magpahilom ng sugat. So, yun guys, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na to. So, please, don't forget to like, share, and subscribe and click nyo na din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Bye!